Nakadalawang landfall na ang bagyong Agaton at hindi pa man ito lumalabas ng Philippine Area of Responsibility, isa pang bagyo ang inaasahang papasok ng PAR anumang oras mula ngayon. Ang latest kaugnay niyan, ihati ni GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mangtani! Salamat, Pia. O mga puso, base po sa 8 PM bulletin ng PAGASA, eh nakataas pa rin ang signal number 1 just sa may southern portion ng Masbate. Ganon din sa may eastern Samar, probinsya ng Samar, northern Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, northeastern portion of Cebu, including Camotes Island, at signal number 1 din dyan sa may Dinagat Islands at Bucas Grande Islands. Huling namataan dyan sa may vicinity ng Basay, Samar ang sentro ng Tropical Depression Agaton. May lakas pa rin itong hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Ang bugso umaabot ng 60 kilometers per hour at mabagal itong kumikilos pahilaga o northward. Sa latest forecast track ng PAGASA, ibabaybayin ito yung southern portion ng Samar at eastern Samar, papunta po ha ng Philippine Sea, hindi papunta sa loob ng Visayas. At ang bagyong malakas naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, inaasahang papasok ng PAR. Kung hindi ngayong gabi, e posibleng bukas ng madaling araw. At tatawagin itong basyang ang pangalawang bagyo ngayong taon. Ayon sa PAGASA, magkakaroon ng interaction o binary interaction yung dalawang bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, yung bagyong malakas na pwede natin tawagin basyang, yung sirkulasyon ng Agaton ay tatangayin ng mas malaking sirkulasyon papunta dito sa may Philippine Sea. At inaasahan na ang bagyong malakas o basyang ipapalayo na po simula Miyerkules Santo. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, patuloy na makaranasan yung mga pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas yan, mga kapuso, sa buong Visayas, sa halos buong Mindanao, at yan ay dahil sa bagyong Agaton. Yung manakikita niyong kulay pula at pink, yan yung mga malalakas na ulan. Kaya maging handa po ha, sa banta ng baha at landslide. Halos buong araw ding uulanin ang rehiyon ng Bicol at Mimaropa. At pagdating naman ng hapon, may mga thunderstorms ka sa natitirang bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dyan sa may Ilocos Region. At dito sa Metro Manila, meron ding mga thunderstorms, mga kapuso, lalong-lalo na sa hapon. Maraming lugar sa Metro Manila ang pwedeng ulanin. At yan ang latest sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News.